Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Kamusta po kayong lahat dyan, no? Pasensya na kayo. Tanghali na ako nakapag-live. Di ba usually naman umaga? Na meron akong imamarites sa mga kapanalig kong katoliko dito. At itong sharing ko sa inyo, ay makakadagdag, no, sa idea ninyo kung ano ba yung mga mangilan-ngilan na stand o mangilan-ngilan na aral o doktrina ng INC 1914, at ito po ay lehitimo. Meron po akong voice message na yung mga curious dyan kung ano yon na itong itatopic natin. Meron po akong voice message na tuwiran na yung mga ibang member po ng INC 1914 ay nagkiklaim na sila daw po ay hindi makasalanan. No? At yung pinag-aralan ko yung stand ng INC 1914, meron pala silang ganong klaseng doktrina na sila ay hindi daw po makasalanan. At meron po akong voice message doon, hindi ito basta-basta kinikwento ko lang. Kasi usually naman, at alam, kilala nyo naman ako, na kapag ako ay nagbibigay ng isang panayam, gusto ko talaga legit, no? Yung tipong walang maibubuta sa akin na nasa ng katibayan mo, nasa ng evidence mo, Sanrio, no? Ako po ay ano, nung after kong bumalik dito ulit bilang isang debater, Catholic debater, yung friend ko, which is si Dave DeBrave, sinabihan ako. Actually, pagkapasok ko, comment niya agad yung nabasa ko. Sabi niya, Sanrio, sabi ko, oh, bakit? Ano, papasok tayo sa GC ng mga INC 1914. Sabi ko, bakit? May trending na topic. So, yung pumasok ako sa GC nila, may mga INC 1914 na mga debaters yung nando doon. No? Ngayon, dahil hindi pa naman po ako ganun kaaktibo, no, sa pakikipag-debate, dahil nakakadalawang live pa lang yata ako, no, at nagre-written debate muna ako dito sa wall ko, no, sa Facebook account ko, kasi kinakapa ko pa ulit yung environment kung paano ba ako maglalatag, paano ba ako magsasalita. Lalo ngayon, sobrang busy ko, no, dahil ako ay nag-aaral ng magiging stand ko para bukas, Sunday, sa magiging laban ko kay Pastor Wimpy, no, regarding sa sino ba ang nauna, ang born-again Christian na sekta o tayong mga Roman Catholic Church. Actually, bukas na po yung laban ko sa debate. Pero itong naging laban ko sa INC 1914 written debaters, no, doon nagpunta ako doon sa GC nila. Actually, kahapon pa to. At sa tuwing nababasa ko yung mga comments nila doon sa GC, sinabihan ko sila, grabe ang sinungaling nyo. No, nagkaroon kami ng voice message debate. No? Nag-debate kami through voice message. Alam nyo yung nangyari. Ano sila eh? Nasa tatlo o apat sila. Tapos, ako lang yung lumalaban sa voice message. Tapos si Dave DeBrave naman sa written. So habang nagkakaroon, RCC laban sa INC 1914, ang naging ending, lumulundag-lundag na sila out of the topic, nagkaroon ng personal attack, and then nag-walk out. Nagtago na, no? Tapos nabasa ko kaninang umaga na kami daw ni Dave DeBrave, talagang nabutata, ganon, which is hindi po yun totoo. So ikikwento ko sa inyo yung pinagmulan ng aming pagtatalo. Para malaman din ninyo at ma-share ko sa inyo kung ano ba yung stand ng INC 1914. Merong isang nag-voice message doon na isang INC 1914, no, na ang sinabi niya, sila daw mga INC 1914 ay hindi makasalanan. A-agree po ba kayo doon? Hindi daw po sila makasalanan, pero nagkakasala sila. At kahit na nagkakasala sila, hindi po sila matatawag na makasalanan. Actually, sinabihan ko sila, ilalive ko to eh. Ito si ano eh, yung may mga gaitong stand para malaman din ninyo kung nagsasabi ba ako ng totoo. Shout out po sa tatlong INC 1914 na may stand na ganito. No, ito po ay sa GC ng INC 1914, which is doon naman ako nagpa-practice kung paano ko mas lalong aayusin yung bawat pagbitaw ko ng statement as a Catholic debater. Yung paano ko maglalatag, kasi kailangan, syempre, refresh tayo. Etong si Chris Arabit Balange o Balangge, etong si Mix Kims at si Rico Mendoza Iglesario, sila po yung tatlong INC na nag-i-stand na hindi sila makasalanan. No?
pero nagkakasala sila. Ang naging way po ng aming pag-uusap doon sa voice message, ang sabi nila, sila ay hindi makasalanan pero nagkakasala. Sabi ko, maaari ba na ang isang tao ay nagkakasala pero hindi ka makasalanan? Sa usaping espiritual, meron tayong dalawang katangian na pwede lang nating pag-usapan. Kabanalan at kasalanan. Diba? Ayun lang naman yun eh. Ngayon ang sabi ko sa kanila, kung hindi kayo makasalanan, lalabas kayo ay banal. Kasi ano pa bang pwede nilang i-describe sa sarili nila kung hindi sila makasalanan, kundi kabanalan? Kasi ang kabaliktaran ng kasalanan ay kabanalan. So kung hindi sila makasalanan, lalabas sila ay mga banal. Tinanong ko ngayon, sige, ang sabi nyo, kayo ay hindi makasalanan, pero nagkakasala kayo. So meaning to say, kayo ba yung mga banal na nagkakasala? So sinasabi nyo ba sa doktrina ninyo na kayo ay hindi makasalanan bagamat kayo ay nagkakasala, so banal pa din kayo? Diba? Ganun yung lalabas doon. Ngayon, tinanong nila ako, ikaw ba Sandiyo, makasalanan ka? Sabi ko bilang tao, oo. Araw-araw akong nagkakasala. Everyday, nagkakasala po talaga ako. Dahil hindi naman ako perpekto. Kayo, tinanong ko, makasalanan ba kayo? Pinagtatawanan nila yung sinabi kong ako ay isang makasalanan. Yung ako na yung magtatanong kung makasalanan sila, hindi nila ako masagot ng diretso. Sabi ko, ang isang taong nagkakasala, dahil ikaw ay nagkakasala, pag ikaw ay nagkasala, lalabas ikaw ay may kasalanan. Pag ikaw ay may kasalanan, anong tawag sa'yo? Isa kang makasalanan. So papaanong magiging stand ng INC 1914 na hindi sila makasalanan pero nagkakasala? Magulo at nakakalito yung aral nila. Ang sabi kasi nila, hindi sila maaaring tawaging makasalanan dahil ang kasalanan lang naman daw na nagagawa nila ay hindi nila sinasadya. Ngayon ang sabi ko, sa turo ng simbahang Katolika, meron tayong tinatawag na tatlong klase ng kasalanan, di ba? Isang original sin, isang mortal sin, at saka isang venial sin. Pag sinabing original sin, ito yung kasalanan na minana natin sa ating mga magulang, kagaya nila Eva at Adan, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng binyag para mahugasan ang mga kasalanang mana. Ikalawa, meron tayong tinatawag na venial sin. Pag sinabi namang venial sin, ito yung mga kasalanang napapatawad ng Diyos. No, may kapatawaran. Ito yung mga kasalanan na hindi sinasadya. No, yung mga hindi natin, na aksidente nating nagawa pero kasalanan pala. Meron tayong tinatawag ikatlo na mortal sin. Pag sinabing mortal sin, ito yung kasalanang alam mo, ginawa mo, at isinapuso mo, no? Kagaya ng mga pagsasama ng mga hindi kasal, yung mga homosexual, no? Yung sex ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, babae-lalaking hindi kasal, o sex ng mga may kabit, yun ang mga mortal sin, yung mga pagnanakaw, pagsisinungaling. O let's say, nasa Ten Commandments, no? Yun ang mortal sin. So ang sabi ko sa kanya, kung hindi kayo makasalanan, dahil ang kasalanan ninyong nagagawa ay hindi sinasadya, masasabi mo ba na ang kasalanang hindi sadya ay hindi kasalanan? Sumagot sila sa akin. Ang sabi nila sa akin, kasalanan pa din yon. Pero ito yung grand finale kong sinabi sa kanila. Kung kasalanan pa rin ang hindi mo sinasadyang kasalanan, ano ang tawag sa inyo? Well, as usual, personal attack. Ang pinapoint ko po dito, no, sa mga na-confused, and for sure makakarating to sa mga debaters ng INC 1914. Pag sinabi pong kasalanan, wala itong tinatangi. Basta't ikaw ay lumabag sa kautusan ng Diyos, gumawa ka ng isang bagay na ayaw ng Diyos. Gumawa ka ng isang bagay na alam mo na laban ito sa Panginoon,
at hindi ito angkop sa kautusan. Sinasadya man o hindi sinasadya, ito ay matatawag nating kasalanan. At kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, sinasadya man o hindi, ikaw ay tatawaging makasalanan. Walang sino man ang may karapatan na sabihin ng isang tao maliban kay Kristo at kay Maria na tayo ay hindi makasalanan. Dahil unang-una sa ating pagsilang pa lang, meron na tayong tinatanggap na original sin. Doon pa lang sa unang pagluwal at unang uhamo, may kasalanan ka na. Makasalanan ka na. Hanggat ikaw ay may kasalanan, sinasadya man o hindi, basta't ito'y kasalanan, makasalanan ka. Ang aral at doktrina kasi nila, ang terminology ng makasalanan sa kanila ay mortal sin lang. No? Ito yung mga kasalanang sinasadya mo. Pero hindi nila na itinuturing na isa kang makasalanan kapag ikaw ay may kasalanang hindi mo naman sinasadya, which is wrong. Kaya nga nandoon yung unang-unang salita eh, kasalanang hindi sadya, kasalanang sinasadya. Yung salitang kasalanan, di ba? Kasalanan pa din yon. At pag itong kasalanang ito ay nagawa mo, magkakaroon ka ng kasalanan. At pag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, ano ang tingin ng Diyos sa'yo? Makasalanan. Hindi ka pwedeng tignan ng Diyos na ikaw ay banal dahil lang sa meron kang hindi sinasadyang kasalanan? God is holy. God is pure. God is God. Walang bahid dungis ang Diyos. Kasi kung sasabihin nila na ang kasalanan hindi sadya ay tatawagin nating hindi makasalanan, lalabas ang Diyos natin mismo ay maaaring magkaroon ng kasalanan hindi sadya. Dahil hindi naman makasalanan ang Diyos natin. Diba? Wala siyang kasalanan. Hindi siya makasalanan. Siya ay banal. So, kung ang stand ng INC 1914 na ang kasalanan hindi sadya, ito ay hindi matatawag na makasalanan, lalabas, maaari din palang ang Diyos gumawa ng mga kasalanang hindi sadya. Tatandaan po natin, anumang gano'n man kaliit na bagay, kung ito ay marumi sa paningin ng Diyos, ito ay matatawag na kasalanan. Sinasadya mo man o hindi mo sinasadya, kasalanan pa din yan. At kapag ito bilang isang tao nakagawa ka ng ganito, makasalanan ka. Kaya nga, di ba, every day, tayong mga Katoliko always repent. Magsisi ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi ka man makapag-confess sa mga priest, paggigising ka, Lord. Protektahan mo ang mata ko. Nanawa ang makita lang nito ay yung mga magagandang bagay at mabubuti para sa iyo. Ang aking pandinig, gawin mong naway mga musika mo ang laging nadidinig. Ang aking bibig, turuan mo kong magsalita ng mga salitang nagmumula sa iyo. Ikaw nawa ang mamutawi sa aking mga labi. Di ba ganyan tayong mga Katoliko kung tayo ay nagdadasal? Lagi nating pinabe-bless kay Lord yung mga senses natin. Bakit? Kahit ikaw, hindi mo man pilit sinadya, pero kapag ang mata mo ay nagkasala, kasalanan pa din yun. Makakita ka ng sexy, makakita ka ng gwapo, at sa pamamagitan ng mata, kaya mo man siyang kontrolin, pero kung sa pamamagitan ng mata mo, nagnasa ka, kasalanan pa din yun. Tama? Kahit na may marinig ka na hindi maganda, pero dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, di ba, sa pagmamahal mo sa Diyos, pinipilit mong labanan ang galit sa pangit na naririnig mo, pinipilit mong itikom ang bibig mo. Pero kahit anong control mo, kung ang isip mo naman ay nag-iisip ng hindi maganda dahil pinipigilan mong magalit, kasalanan pa din yon. Di ba? Pag nakaamoy ka ng mabaho, di ba? At ating ilong. Pag nakaamoy ka ng mabaho,
kahit na sabihin mo na Lord, kokontrolin ko yung pag-iisip ng masama, eh nabahuan ka. Tapos ang iniisip mong bantot mo naman, di man lang maligo to, may putok. Kasalanan pa din yun. Ang lahat ng mga bagay na net na negatibo ay masasabi mong kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga negatibo na nagagawa natin, sinasadya man o hindi, ay hindi mo maaaring sabing exempted sa Diyos. Hindi ka exempted. Kung mamamatay ka nang merong kakasalanang hindi sinasadya, kinakailangan mo yung pagbayaran. Dahil nakasulat sa Biblia, maging sa kahuli-hulihang kusing, ang iyong kasalanan ay iyong pagbabayaran. Hindi po ba? Hindi pa pwede na sabihin ng mga ito, ng mga INC debater na ito, na sila ay hindi makasalanan. Tayong lahat ng mga tao ay sasalain ng Diyos upang maging dalisay. Hindi tayo maaaring maging si Maria. Na assumption o kagaya ng mga propeta sa lumang tipan dahil sila ay mga pinili. Hinirang. Diba? Pero ang lalabas, kung sasabihin ng INC 1940 na hindi sila makasalanan, sino sila? Si Maria? Kalagayan ni Maria? Kalagayan ni Elias? Na sinundo pa ng karwahe? Lahat tayong mga tao, tayo ay dumadaan sa confession. Diba? Lahat tayo nagsisisi bilang Katoliko sa ating mga nagagawang pagkakasala. Araw-araw, lahat yan ay isinusuko natin kay Lord. Pero hindi pa din yon magiging sapat. Kinakailangan mong isa buhay. Kaya nga, di ba, faith without actions is dead. Hindi pa pwede na nag-sorry ka at nag-confess ka ngayon, namatay ka, langit ka na. No! You have to prove it na nagbabago ka. Pero kahit na nagbabago ka at pilit mo nagbabago, nagkakasala at nagkakasala ka pa din. There is no exemptions na porket nagbabago ka ay hindi ka na makasalanan. Makasalanan ka pa din. Kaya nga yung mga nagsasabi sa akin, San Rio, sino ka? You are an LGBT. How can, paano mo nagagawa na depensahan ang simbahan, e banal yan, e LGBT ka? Isa lang ang lagi kong sinasabi, makasalanan ka ba? That's why, every people, we have no right to judge. Ang pwede lang nating hatulan ay yung aral. Pero yung personalidad, yung pinagdadaanan, wala tayong karapatang manghusga. Dahil ang unang-una nating dapat itinatanim sa ating mga isip, makasalanan ba ako? Bago tayo magbitaw ng mga pananalitang hindi kaaya-aya sa pandinig ng ibang tao, lagi mong itatanong sa sarili mo, makasalanan ba ang tingin ng Diyos sa akin? Kung makasalanan ang tingin ng Diyos sa iyo at pakiramdam mo makasalanan ang tingin ng Diyos sa iyo, you have no right to judge. Kaya maling-mali, no, nasasabihin nila na sila ay nagkakasala pero hindi sila makasalanan. No? Sa kanila na rin po nang galing, sila ay nagkakasala. At pag sila ay nagkakasala, sila ay nagkakaroon ng kasalanan. Pag ikaw ay may kasalanan, ang tawag sa iyo ay makasalanan. Bakit ka magiging makasalanan? Dahil ikaw ay may kasalanan. Kasalanan kanino? Kasalanan sa Diyos. Sinasadyang kasalanan o hindi sinasadyang kasalanan, basta ito ay kasalanan, makasalanan ka pa din. Nakukuha niyo po ako? Kaya ko to sinishare sa inyo, lalong-lalo na sa mga Katoliko dito, para magkaroon kayo ng ideya, kasi alam ko may mga kabataan na nagtatanong, ano ba yung mga aral ng mga hindi Katoliko? Ano ba yung stand nito o ano ba yung mga iba pang mga stand ng mga Protestants para malaman naman namin at mapag-aralan kung paano namin dedepensahan ng simbahan. At ito ay isa sa aking mga ibinabahagi sa inyo, base na rin sa aking mga naging karanasan as a written debater and a live debater.
Isa ito sa kanilang mga stand. Kaya kapag may makikita kayong INC, magdadrop dyan sa inyong mga comment section, o pag may nakita kayong INC sa nagko-comment sa mga post ko, tanungin nyo, makasalanan ka ba? Hindi nila kayo sasagutin. Dahil ang kanilang doktrina, hindi sila makasalanan. Sila ay nagkakasala lang. Yan po ang isa sa maititip. Mabibigay kong tip sa inyo na isang damukal na iglot yung nandoon sa GC, hindi ako masagot ng tuwiran. At ganito ang ganito kung paano ko sinasalita sa inyo yung pagpapaliwanag ko sa kanila. Dahil lang sabi nila, ang kanilang doktrina, iba daw ang pagkakasala sa makasalanan. Ang pagkakasala daw ay para lang daw yon sa hindi sinasadyang kasalanan. At ang mga makasalanan daw, yun lang daw ay yung mga nasa mortal sin o yung sinasadyang kasalanan, which is wrong. Hindi sinasadyang kasalanan o sinasadyang kasalanan, basta't ito'y kasalanan, kasalanan pa din yan. Diba? Kaya nga hindi sinasadyang kasalanan. Kasi nga ito ay isang kasalanan. At kapag gumawa ka ng hindi sinasadyang kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng kasalanan. Pag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, anong tawag sa iyo? Isa kang makasalanan. Pero sa kanila iba. Nagkakasala sila pero hindi sila makasalanan. So lalabas, no, ang kanilang doktrina, sila ay yung mga taong nagkakasala pero banal. Kaya nga naguguluhan ako at hindi ko maintindihan. Saan ba kaya mababasa sa Biblia na merong taong nagkakasala pero banal pa din? Hindi natin pwedeng tawagin banal ang isang tao kung tayo ay nagkakasala. Huwag kang magkasala kung gusto mong maging banal. Tama po? Huwag na huwag kang magkakasala kung gusto mong maging banal. Kaya hindi ako pumapabor na sila ay nagkakasala pero hindi makasalanan. Hanggat nagkakasala ka, anumang uri ng kasalanan yan, makasalanan ka pa rin. Dahil lang sabi ng Diyos, magpakabanal ka at pilitin mo na huwag magkasala. Hindi sinabing magpakabanal ka pero okay lang na nagkakasala ka. Ang sabi ng Diyos, magpakabanal ka at layuan mo ang kasalanan. Lumayo ka sa kasalanan. Huwag gagawa ng kasalanan. Ang hindi sinasadyang kasalanan ay isang kasalanan. Ang sabi ng Diyos, layuan mo ang kasalanan. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Ang hindi sinasadyang kasalanan, ito ay mananatiling isang kasalanan. Lahat ng tao, basta't namatay kang may pagkakasala, sinasadya man o hindi, lahat ng yan ay pagbabayaran natin sa huling hantungan. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya po, kapag meron kayong na-encounter sa thread ko, sa post ko, ng mga INC 1914, itanong niyo po sa kanila yan. Kung curious kayo, pwede ko pong ipasa sa inyo yung voice message. Hindi ako nagkakalat ng fake news. Ang bawat latag ko, nakikita nyo naman po, no, sa wall ko, ang bawat latag ko, ang bawat presentations ko, meron po ako laging ipinapakitang katibayan. Lagi akong may screenshots, no? Hindi ako kahit kailan maaaring magkwento sa inyo o magsalita nang wala akong ipinapakitang katibayan. Bakit? Dahil gusto ko maging lehitimo na ang stand ng Catholic Church ay accurate. Hindi tayo maaaring dumepensa nang wala tayong katibayan. Kung tayo ay dedepensa, make sure that na dala-dala ninyo ang katibayan na kung saan magpapamali doon sa taong kausap ninyo. Para mas lalo nating mapagtibay na ang simbahang Katolika ay tatag mismo ng Diyos. Kaya sa mga gusto, yung mga curious, ano ba yung ano, yung voice message niya, yung pwede kong ipasa, no? Kahit yung isang clip lang, no? At tuwiran nilang sinasabi na hindi sila makasalanan. Hindi po ako papabor doon. Tayong mga tao, hindi tayo pwede nasabihin na hindi tayo makasalanan maliban sa mga hinirang ng Diyos, no? Kagaya ni Maria, si Kristo, di ba? Di naman makasalanan yan. Maliban sa pinili ng Diyos, di ba, may mga tinatawag na taong matuwid, di ba, si Job.
tsaka si Elias. Hindi naman pwedeng sabihin hindi sila makasalanan. Ano sila? Si Job? Lahat ng INC 1914, si Job, si Elias. Tapos makikita natin dyan sa mga thread natin, pinagmumura yung mga Catholic debater. Yan ba si Job? Ganyan ba si Elias? Tapos sasabihin nila, hindi sila makasalanan pero nagkakasala lang sila dahil hindi nila sinasadya. So yung i-edit nila ang pagmumuka ng mga kawawang Catholic debater na nakipagsasapalaran para ipaglaban ng ating doktrina, hindi nila sinasadya yon? Hindi ba nila sinasadya kung paano sila ma-personal attack sa bawat Catholic defender? Hindi ba sinasadya yon? Lahat ng bagay na ginagawa mo na hindi maganda sa kapwa mo, yan ay kasalanan. Lahat ng kahit tayo ay nasa simbahan, tayo ay mga debatista, pero kung yung pamamaraan kung paano mo ipaglalaban, ipagtatanggol ang iyong simbahan ay hindi akma para sa doktrina, isa yung malaking kasalanan. Ang mangaral ka pa nga lang ng mali mortal sin . 'Di ba? Ano ba ang pinakamaraming nilalaman ng Biblia? Mga bula ang propeta. Ilang beses ba nagbigay si Kristo ng babala patungkol sa mga bula ang propetang ito? Ang mangaral ka pa lang ng maling aral, nagkakasala ka na at mas masahol ka pa sa sakit. Kasi ako, ang pinipinsala ko sarili ko lang. Ako bilang isang LGBT, ako at ang Diyos, sa kanya ako may kasalanan. Pero ang mangaral ka ng mali, marami kang taong pinipinsala at dinadala sa impyerno. Yan ang karumal-dumal sa Diyos. Hindi po ba? Kaya hindi tayo maaaring magsabi, kagaya ng sinasabi ng INC 1914, na sila ay hindi makasalanan. Hindi man to sinasadya o sinasadya mo man, yan ay matatawag na kasalanan pag ikaw ay may kasalanan, ikaw ay tatawaging makasalanan. Kasi kung hindi sila makasalanan, kung nga harap sila sa Diyos, ang tingin ba nila sa sarili nila? Ang tingin sa kanila ng Diyos, hindi sila makasalanan? Ano sila, saint? Si Job? Si Elias? Kaya po sa mga kapwa Katoliko ko, nawa po naiintindihan ninyo kung ano yung stand ko, no? Kasi bago naman ako nag-live, nagsabi ako sa kanila, ilalive ko yung stand nyo, no? At i-mention ko yung mga pangalan yon. Sabi nila okay lang. Kaya wala naman akong nilalabag. At pangalawa, usaping spiritual to, no? At gusto ko tong i-share sa inyo just in case na maka-encounter kayo ng ganito, no? Nasasabihin na kami, ako INC 1914, sabihin ko sa inyo na hindi ako makasalanan dahil iba ang makasalanan sa nagkakasala. At least alam nyo kung paano nyo i-deliver. Hindi po pwede na nagkakasala ka pero hindi ka makasalanan. Kasi kung nagkakasala ka at hindi ka makasalanan, ang tatawagin sa'yo banal. So nagkakasalang banal sila, hindi po pwedeng mangyari yun. Ang lahat na ang tao, hanggat patuloy kang nagkakasala, ikaw ay mananatiling nasa kasalanan. Pag ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay matatawag na makasalanan. Sabihin natin, hindi mo sinasadya nagkakasala ka araw-araw, basta't araw-araw ka nagkakasala, nananatili ka pa rin sa kasalanan. May kasalanan ka pa rin sa paningin ng Diyos. Hindi po tayo maaaring mamatay na tayo ay diretso na langit at magpa-party-party doon kasama ang matubim. Hindi pa pwedeng mangyari yon. Ang lahat po ng tao, kapag tayo ay namatay, kahit papaano, may naiiwan tayong kasalanan. Pero Diyos na ang nakakaalam nun, no? At yung mga kasalanan na naiiwan natin, yan yung lilinisin ng Diyos. Nakadepende yon sa bigat. Pero magaan man o mabigat, ang kasalanan na gagawa mo, kasalanan pa rin yan. At kapag nakakagawa ka ng mabigat o magaan man na kasalanan na gagawa mo to, may kasalanan ka sa Diyos. Pag may kasalanan ka sa Diyos, ikaw ay makasalanan. No? Sana po nabigyan ko kayo ng simple technique. Technique ba? No? Maliit na kaalaman at ideya kasi hindi po ako talaga makapag-presentation ngayon ng maayos sa live dahil
laban ko po kasi bukas, no, laban ko sa debaters convention, so nag-aaral po talaga ako. Kaya lang gusto ko na kasing isigaw, no, kung ano yung stand ng Catholic Church pagdating sa pagkakasala. At sa totoo lang, ang personality ko hindi ko matik, no, hindi ko matik talaga yung mga hindi Katoliko na nangangaral ng mali. Hindi ko siya kayang sikmurain, hindi ko siya kayang tiisin. Yun yung personality ko. At bilang isang Catholic debater, hindi naman po ako natatakot sa bashers, lalo na kung sulpot ang magbabashakin. Kasi yun naman po talaga yung mangyayari. Diba? I-expect na natin lahat tayong mga Katoliko na kapag tayo ay sumalungat sa kanilang doktrina, may maririnig at maririnig tayong hindi maganda. No? I-expect na natin yon. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, sa aking pagbabalik, diba? Magpo-focus at magko-concentrate ako sa mga tao na pinipilit wasakin at pamalian ang katuruan ng ating simbahan. At hindi sila dapat kinakatakutan. Kung tayo ay matatakot sa kanila, paano pa natin sila maitatama? Tama po. Kung tayo ay maduduwag dahil mga bully sila, malakas sila mang asar, minumura kayo, kung susukuan natin ang mga sulpot sa pakikibakan natin sa doktrina ng ating simbahan, paano pa natin sila maaakay? Hindi po madaling umakay ng tao. Hindi madali na baguhin ang mindset ng isang tao, lalo na kung pagdating sa usaping espiritual. Pero walang imposible kung hindi nating susukuan. Kaya sana lahat tayo, tayong mga Catholic defenders, debaters, o yung mga Katoliko lang, pilitin at sikapin natin mag-aral tayo ng banal na salita ng Diyos. No? Pilitin at sikapin natin maintindihan at maunawaan kung ano ba yung stand ng Catholic Church. Like what I've said, kung lahat tayong mga Katoliko ay magkakapit-bisig, maghahawak-hawak kamay, at gagamitin natin ang lahat ng kakayahan at talino natin na nalalaman natin sa doktrina ng ating simbahan, kaya natin silang gapiin. At ito lang po yung masasabi ko, final statement ko, sa lahat po ng mga Katolikong nandito na naniniwala o hindi man naniniwala sa akin, no, na huwag natin kahit kailan susukuan ang mga sulpot. Kahit na anong laban pa yan, kahit napakaliit pa na statement, basta't pag nakita ninyo na ito ay labag sa katuruan ng simbahan, itama nyo. Dahil hindi mababago ang mukha ng mundo ng mga Protestante kung hindi natin sisikaping isiksik doon ang turo na iniwan sa atin ni Kristo. Pilitin natin at sikapin natin na sa loob mismo ng pinamumugaran ng mga anti-Kristong ito, pinamumugaran ng mga Protestanteng ito, sikapin at pilitin natin isabog ang aral na ipinamana sa atin ni Kristo na ipinakalat ng mga alagad hanggang sa kasalukuyang panahon. Nang sa gayon, kahit man lang tayong mga ordinaryong Katoliko ay magbigay ilaw sa mga taong naligaw dahil sa mga peking mangangaral at bulaang propeta na to, maibalik natin sila sa ating simbahan. Once again, my name is Sanrio, a Catholic debater, written debater, kung ano man po ang tawag nyo sa akin. Isa po akong Katoliko. Maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo sa napakaiksing oras sa pagsishare ko po, no, ng doctrines of the Catholic Church, no. And please once again subscribe on my YouTube channel. Thank you very much, no. At sa mga Katoliko na dumedepensa po doon sa thread ko, ipagpatuloy lang po natin 'yan, dahil doon po sa thread ko, yung mga nandudong Katoliko, nababasa din po yan ng ibang Katoliko, at actually pinag-aaralan din yung mga latag nyo. No? Yung mga nagiging statement nyo po doon sa mga threads ko, di ba nagko-comment kayo doon, binabasa din po sila ng mga kabataang Katoliko, nag-aaral sila at nag-check down notes sila kung ano po ba yung cycle ng ating doktrina, kung paano siya aralin. Kasi yun ang sabi ko sa kanila. Ako ay natuto, hindi po ako natuto na humawak ako ng Bible, alam ko na. Hindi po. Natutunan ko po ang ganitong klase ng tapang at aral kung paano ko magbibitaw ng salita nung ako ay written debater pa. Sinusulat ko po lahat ng mga sinasabi ng mga magagaling na Katoliko kung paano nila nilalabanan sa written yung mga hindi Katoliko. Kaya ganun din po yung sinabi ko sa kanila. Kaya po sa mga Katoliko dito na nandoon po sa comment section ko at pilit na nilalabanan yung mga maling aral, maraming pong salamat sa inyo, at napakalaking bagay po niyan sa mga kabataan dahil nababasa nila kung ano po ba yung stand ng Catholic Church. Actually, hindi lang po ng mga kabataang Katoliko, kundi yung mga kabataang hindi din Katoliko, na baka isa sa mga comment nyo doon,
makapagpabago ng kanilang isip at sabihin nila, ah okay, naiintindihan ko na why the Catholic Church is the true church. Maraming maraming salamat po. God bless you. Viva Catholica. Viva Maria. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.